Hello, good afternoon po. Thank you for joining our webinar. Siguro po, let's wait for 2 to 3 minutes for other registrants to join our webinar. Thank you po. Good afternoon ulit. I think we can start na po. Malinaw po may audio natin and nakikita po yung screen. Okay, let's start po. Again, good afternoon po. Thank you for joining our Lunch and Learn webinar. Topic for today is setting up Wi-Fi network using GrandStream, GWN Cloud. So, announcement lang muna po pala. We will have 2 winners of GrandStream shirt. So, 2 random winners yung pipiliin natin ng mga sales namin, and then kontakin na lang po after the webinar kung sino po yung nanalo. Okay, so, I'll start po with the access points na gagamitin ko po for this webinar. So, first is the GWN7605LR. Ito po yung outdoor access point. It has 1.27 gigabits per second na throughput. It has dual band 2x2 UMIMO technology. It can support
up to 100 concurrent Wi-Fi clients. And yung range coverage niya po is up to 250 meters, but we have to consider yung mga attenuation, mga harang. So ito lang po yung maximum distance kung open area lang po. So subject for testing na rin po siguro kung yung magiging range niya based on actual deployment. Wait lang po, I'll try to fix my audio. Hello, mic test. Okay na po ba? Okay na, sige. Sorry po dun sa technical issue. So, let's resume po. Balikan ko na lang po. So, ito po yung GWN7605LR. Outdoor access point. So, ito po yung kumbaga pinaka mababang model for outdoor access point. It has 1.27 wireless throughput, dual band, 2x2 MUMIMA technology. So, 2.4 and 5 gigahertz yung radio niya. And then it can support up to 100 concurrent Wi-Fi client devices and coverage up to 250 meter range. It has anti-hacking secure boot and critical data and control lockdown via digital signatures. So may kasama na siyang flexibility of two detachable or changeable antennas for different application scenarios. So if we have third-party antennas, we can try na gamitin dito. For example, na gusto natin i-extend yung range niya. Next is the GWN7630LR. So, outdoor access point din siya. Meron siyang 2.33 gigabits per second na throughput. Yung antenna niya is apat na. So, 4x4 MIMO technology, up to 300 meters coverage range. It can support 200 plus na Wi-Fi client devices, and then IP66 level weatherproof capability na siya when installed vertically only. And then, ayun nga po, 4 detachable and changeable dual band omnidirectional antennas. So, our main topic, ito nga po is yung GWN Cloud. Ano ba to and ano ba yung key features niya? So, si GWN Cloud is an enterprise-grade management platform for Grandstream access point. So as you can see dito po sa diagram na to, there are multiple sites, and then all of those access points ay minamanage through GWN Cloud na accessible po sa ating desktop or mobile devices. So it has complete scalability with no limits on the number of sites or access points. So kahit gaano karami yung sites nyo and gano'ng karami yung access points nyo, pwedeng i-manage nitong GWN Cloud. You can access from anywhere via the web interface or GWN Cloud mobile app for iOS and Android. So, ayun nga po. As long as may internet connection ka, pwede mo ma-manage yung mga access point natin na naka-register dito sa GWN Cloud. So, and then,
It has full network monitoring and reporting. So, sa cloud, kumbaga makikita na natin yung real-time and pwede rin tayong humugot ng reports sa nangyayari dun sa mga wireless networks natin. It has high reliability thanks to being hosted by AWS. So, ang host po nito is si Amazon Web Services. It has bank-grade TLS encryption from end-to-end, X.509 certificate-based authentication, and resiliency from cloud disruptions. So, ayan po yung benefit niya. Mostly talaga ang, kumbaga, pinuboast ni GrandStream with this platform is yung scalability niya and then yung mobility of management. So, how does it work? So, first is magre-register po tayo dito. Create an account on www.gwn.cloud/register. And then, pag-registered na tayo, i-add na lang yung mga access points. So I think ipapakita ko na lang po yung actual na GWN Cloud kung paano siya gamitin. So i-share ko lang po yung screen noon. Ayan, kita na po ba? So, ito po yung pag-register sa GWN Cloud. So, free po ito. Pwede po kayo mag-register anytime. So, dito lang po, pipiliin lang natin anong zone. So, ang ginagamit po namin is US zone. And then, email address. Login name. And then, password. Confirm the password. And then, country. Time. And then, yung confirmation. So, hindi ko na po ipupush through ito dahil nagawa ko na po yung account. So, ganito lang po kadali mag-register ng account. So, punta na po tayo dito sa login. So, ito po yung ginawa ko, Patrick, and then yung password ko. And then US zone, and po, and then sign in. So, ito na po yung, kumbaga, pagka-login, ito na yung makikita nyo, yung dashboard niya, which is yung overview ng lahat ng registered dito. So, for this demo, prior to this demo, nag-register na po ako ng dalawang access point. As you can see here, online dalawa. So, dito pa lang po makikita na natin anong ilang access point ba yung naka-up, ilan yung offline. So, with the clients, makikita rin natin ilan yung connected. So, right now, wala pong nakakonect dito sa mga access point ko for testing. And then, alerts. You can see here if may naging problem sa operation nung access points. And then, as you can see here, pagka-login ko, may nag-prompt dito. So, new AP firmware is available. Please upgrade your access points. Otherwise, some of the features may not work. So, dito pa lang po, sa platform na to, pwede na nating i-upgrade yung mga access points. So, ipapakita ko na lang po mamaya paano mag-upgrade. But, mas madali po itong process kaysa dun sa built-in na MC controller ng mga access points. So, this... Okay, and so dashboard muna tayo. So dito, makikita natin yung different networks na kinreate natin. So merong default. So by default, meron na nito dito pag gumawa ka ng account. And then you can create kahit gaano karami na networks. Gagamitin natin to for segregation of sites. So for example, ito Alloy site. I could create a new network. Alloy 2. And save. Ayan, so create lang ng create na network and then makikita naman natin dito ilang percent ng access points nila yung down. So right now sa default network ko, 0% kasi naka-up lahat. Kita natin ilan yung access points na total na naka-register dito sa network na to. And then the clients and then kailan kin-create itong network na to. So as you can see, medyo matagal na yung account ko dito. And then in here, we can also edit na yung mga networks. Ayan. Yung basic information niya, ma-edit pa naman natin. Next is itong access AP list. So, makikita natin dito lahat ng access point na registered dito sa GWN account niyo. As you can see, meron ako 7630LR. So, kita natin MAC address, yung name na nilagay ko. So, the same. The IP address, and then kung saan network siya nakabelong. And then kung ilang clients yung connected and the firmware version. So, mas madaling ma-manage, makikita na agad natin yung
status ng mga access point. Ito, naka-green, so it means naka-up siya. Dito pa lang, kita na natin what's wrong with the network. So you can also sort yung, ayan, makikita natin alin yung outdated firmware. Madadalian tayong makita yung mga details for our access point. So we can sort by model or we can search the MAC address. So since itong platform na to is meron nga tayong different networks, as you can see, ito. So we can also check dito lang sa isang network. So punta tayong default. So the same then overview, but this time yung laman nito, yung content niya is exclusively para lang sa network na to. So for this case, default. So ayan, the same. So makikita yung client count, bandwidth usage. So may historical then up to 1 month. So makikita natin status. So top access points, top client. So by MAC address siya, makikita natin. Top SSIDs na ginagamit, and then the top websites na binivisit. So ito, sa access point summary, makikita lang natin ilan yung APing gumagana, ano yung online. So ito yung dalawa. And then yung channel distribution niya na ginagamit. So channel 1 and channel 36. Next is status. So the same din nung sa kanina, but this time status lang ng mga access points na registered dito kay default network. So and the same po. So makita natin uptime, ano yung channel, and then clients. We can also configure the access points here. So for example, itong 7630LR. So by default kasi ang kinukuha niya is yung radio setting, so yung global configuration nitong GWN cloud, pero pwede naman nating baguhin. So kung anong preference natin. Also, yung config ko po is naka DHCP, but pwede natin gawing static yung mga access point natin, as long as alam, so of course alam natin yung network range para hindi mawalan ng internet itong access point. Since cloud-based nga, pag nawalan ng internet, hindi natin maka-configure to, hindi siya makaka-access dito sa GWN cloud. Ayan, so. Next is we can also move the devices. Since nasa default nga siya, pwede natin siyang i-move sa ibang network. So by default kasi pag nag-add tayo ng access point, lahat sila babagsak dito kay default network. So pwede na i-move na lang natin sila. So for example, ito i-move ko siya kay Aloy. So wala na siya dito sa manage ko. Isa na lang. So and we can see the access point dito na. So ayan, nandito na siya. So balik lang ako dito. So yun, sa pag-add ng access point, meron tayong two methods. So dito sa PC, we can add manually. So ang kailangan natin, name, kahit ano lang. So MAC address ng device, and then yung password nasa likod to. So ito yung manual, or pwede rin naka CSV file, upload na lang tayo ng upload. Nandito naman yung template. We can also use yung ating mobile phone. So ipapakita ko po sa inyo paano gamitin yung mobile phone na I believe mas madali kaysa sa manually. Ay, sorry. Ayan. Ayan po. So ito, naka-remote po ako bali sa mobile phone ko. So meron tayong GWN cloud na application mismo. So ito yun. Sign in na lang. And then, ito po, live access din. Kita natin yung status niya. And then, for adding the access point, makita niyo dito, ito, plus sign. And then, scan na lang yung barcode ng device. So, pakita ko po sa inyo real time yung isa-isang access point ko. So, niscan ko lang. Nakuha na agad yung details. Pwede.
So ito, lumang model po, ginamit ko lang po for testing. So add. So ayun na po yung device. So pinoprovision niya na. So ganun po kadali mag-add ng access point through the mobile device. So ito, masasort din natin all networks. Ayun. So pag tinignan po natin dito, ito na, nandito na yung access point. So real-time, ngayon provisioning pa lang po siya, kaya ganyan. So as you can see, mas madali po mag-manage sa platform na to. Disconnect ko na po. Next is the SSID. So dito makikita na natin yung per SSID or all SSID, makikita natin yung report, ilan ba yung client count dito sa time or kusya historical or ng 1 month, makikita natin dito yung client count and yung bandwidth usage. Next, for the configuration, we can add multiple SSID. So for this example, SSID 1, enable, bridge. So supported din nito yung VLAN tagging. So yung since access points nga po ito, wala siyang sariling DHCP server. So mag nakadepende siya dun sa router or DHCP server nyo or firewall nyo na nagbibigay ng mga IP, dun siya magdedepende. And then kung meron kayong VLAN tagging doon, pwede natin ilagay dito. So ayun po. Next is yung security mode. Ito, kung ano lang pong gusto natin, password. So by default, ito naman yung usually na ginagamit. Then password, and then pwede tayong mag-captive portal. Yung meron tayong splash page na maglalagin muna sila ng either Facebook, Google, etc. Papakita ko na lang po yung itsura ng splash page mamaya. So ayan, kung meron tayo. And then we can also have MAC filtering. Kung meron tayong mga gusto i-block na MAC address from accessing this SSID, pwede naman po. And then client isolation, kung gusto natin na kumbaga naka-isolate, nakahiwalay yung mga naka-connect dito sa SSID na to, kumbaga hindi sila makakatawid papunta sa ibang network. So, nandito lang sila sa Wi-Fi na to, SSID, wala silang access dun sa internal network nyo. And then for the advanced, so kung ito po, SSID hidden, wireless client limit, kung gusto natin i-limit lang kung up to ilan lang pwedeng kumonek, client bridging, and then policy. So ito po, kung enable voice enterprise, and then 802.11r, 802.11k, and so on. So device membership. So by default, naka-join na yung dalawa, and then pipiliin na lang natin kumbaga aling device yung gusto natin, and then idadrag lang naman natin sa right side. And then save. Okay, ito. So, hindi ko nilagay. Ayan, so meron na pong SSID. And ayun, create lang po tayo ng create per network kung ilan yung gusto natin. For example, sa building A nyo or site A nyo, ito yung kailangan yung SSID. I-config na lang po natin dito, and then piliin natin anong devices yung mag-broadcast ng SSID. Next is clients. So, sorry, wala pong data, but dito makikita natin yung mga kumoconnect dito sa SSID. Diyan, like new clients, return clients, and then average time. So makikita rin natin sino ba yung bagong kumonek, sino ba yung kumbaga naka-connect na before, and then OS, manufacturer, kung anong phone yung gamit nila, etc. For the status, dito makikita natin yung MAC address, yung pangalan ng phone, yung IP address, phone or desktop or any device na may Wi-Fi, and then radio kung anong gamit niya, usage, ilan na yung bandwidth na nakukonsume niya, and then upload, download, and then we have the actions for that. Next is the captive portal. So, same din nung status kanina. So, makikita natin guest session, max concurrent session, login failure. Makikita natin yung status dito.
So guess, okay, dito tayo sa splash page. So for the splash page, ito yun, pag-connect nila sa SSID, ito yung magdi-display sa kanila kung gusto, kung ito yung pinili natin. So we also have, ito, for the desktop, ito naman yung lalabas sa kanila. So editable naman siya, so may built-in na siyang, excuse me, na pang-edit. So we can also add, so Twitter, Google, and then SMS, so, ayun po, so SMS, etc. So edit lang po natin, upload tayo ng gusto nating details, and then pwede na natin gamitin as access for the SSID. Voucher, so ito, creation lang po ng voucher natin. Kung magba-voucher system lang tayo. So usually yung ganito naman po ginagamit for mga coffee shop, yung nagbibigay lang ng code. So ito po. For the radio, config lang naman po nung 2.4G and 5G. So usually we leave it at default na lang. So unless you have a different preference for your environment. Access control, so pwede tayong mag-access list dito. Mag-a-add tayo, kumbaga, blacklist ng mga MAC address. So global na for this network. Sa lahat ng SSID, mag-a-apply na to. So pwede natin i-block yung mga certain devices from accessing the SSIDs. Next is time policy. Ganun din, mag-set lang tayo ng time kung kailan pwedeng gumamit. So connection time. So for example, daily, pwede sila ano lang up to 2 hours lang. So pwede nating i-set dito 'yon. So and then daily magre-reset, weekly or periodically na gusto natin. Bandwidth rules. Dito pwede nating kumbaga QoS, pwede nating isakalin or ipitin yung mga bandwidth na mako-consume. So we can set per SSID or lahat na. We can also i-constrain yung bandwidth nila per SSID, per single MAC address. So per device, pwede nating lagyan ng policy per IP address or per client. Ayan po. So ilan upload speed and then ilan yung download speed. And then schedule. If kung gusto natin office hours, ganito lang yung bandwidth nila. And then outside lunch break, medyo mabilis. So dito natin isiset yun. Insight, so site survey lang, so wala pang data since hindi pa siya naka-deploy. Known clients, so ayan, may known clients po pala ako. So ito yung mga previously na nag-join. So, kita natin yung MAC address. I believe cellphone ko po ito parehas. So ayan, nung ano pa po ito? January. So kita natin. So ganun kahaba yung ano niya, historical data. Mare-retain po talaga. So makikita yung OS kung binobroadcast ng phone ko, and manufacturer, and hosting, etc. For the security, we have rogue AP detection. So, pwede natin iset lahat ng access point na trusted natin. Ayan, so enable lang. And then, mga detected, lalabas naman po dito. So, we can block those access points. For the firewall, we can set inbound and outbound rules. Kung may gusto ba tayo na, for example, permit, so destination, particular IP, ayan, particular network, so pwede nating i-block yung access nila. So sa outbound and then sa inbound then, of course. So in both in and out. So service, ito beta pa lang, hotspot, and then SNMP, kung gusto natin mag monitor, network monitoring. And then settings. Yeah. So, basic settings, URL access log. So, pag in-enable natin to, makikita natin lahat ng ina-access na websites ng mga Wi-Fi clients natin. Then, scheduling. Ayan. So, kumbaga, magsiset na tayo dito ng schedule of, kumbaga, dito dinedefine yung schedule na i-apply natin doon naman sa mga policy natin. So, it also supports mesh. So right now naka-on yung mesh. So pag naka-on yung mesh, the AP only supports up to 5 SSIDs under the same VLAN. Ayun, if mesh is enabled.
So, yung access point po kasi natin, I think it's up to 16 SSIDs per radio. So, bali 32. So, wireless cascade natin, 3, from 1 to 3. So, up to 4 na, ano natin, access points yung pwede nating i-cascade. So, dito lalabas yung topology kung may naka-config kayo. Kumbaga, yung cascading ng mga naka-mesh na access points natin. For the maintenance, meron tayong syslog server. So, pwede natin iba to para iba to sa like Wireshark para makita natin yung nangyayari sa mga access points. Alerts, we can have email notification. And then, pwede natin, yan dito kung merong AP offline, may email kayo, may firmware upgrade, etc. AP memory usage, AP throughput, SSID, rogue AP, kung may na-detect. So, pwedeng kumbaga ma-notify tayo through email. And then details, so kung may alert, lalabas dito yung report. So, yun po yung config natin per what you call this network. So, and kung magka-config po tayong iba, pipiliin lang naman natin dito aling network. Ayan, so. O, parang ito, nilipat ko na yung access point. So, para dito naman sa network na to, ito may access point na i-config ko. And then, et cetera, kung ilan yung network natin. And then, ito po yung sinasabi ko na remotely, ma-upgrade na natin si firmware. So, sige, mag-upgrade na lang siguro ko. Ayan, sigaw. So, pipiliin lang natin. And then, upgrade. Mag-upgrade na siya. So, pwede rin naman natin i-schedule. So, outside office hours. Ito pala, nakapag-schedule na rin ako dati. Ayan. Ayan, successful. So, pwede natin i-set yung schedule niya ng outside office hours or mga patay na oras, like madaling araw, ganun. Pwede naman siya. Schedule na lang and then da-download na. At si GWN Cloud na mismo magda-download and then mag-upload papunta dun sa mga access points. For the reports, ayan, create tayo report. So, so for example, for all the networks, ano bang gusto nating content? Ito, makikita naman natin, client count, bandwidth usage, statistics, guest statistics, etc. So, top access points, up to 50. So, makikita natin. And then, report frequency, daily, weekly, monthly, or custom range. So, automatic naman po siyang gagawa ng report. And then, pwede rin isend na yung email agad. So, kumbaga, ease of management. Hindi na natin kailangan mag-generate ng report from time to time. Scheduled na siya, i-email na lang sa atin. Then, generated report, dito lalabas. Change log, you can see yung mga ginawang config, lahat. So, using my account. So, ito yung, kumbaga, super admin account. And then, IP address na gamit ko. So, public IP. Kita nyo kung saan nag-config. Anong network, and then anong ginawa. So, ayan. So, if we need to integrate itong GWN Cloud natin with third-party softwares or systems na magka-complement nitong cloud management platform or yung mga Wi-Fi devices nyo, pwede naman po through API integration. Ayan po. So, ayun po yung kumbaga, summary na rin nung ating GWN Cloud. Sobrang very intuitive po yung configuration niya. As you can see, very user-friendly yung GUI niya. And ayun, meron naman po itong manual, step-by-step manual per config or per option na kailangan nating i-configure. And then next, ipakita ko na rin po yung users. So, dito, pwede tayo mag-create ng iba't ibang multiple users with different roles. So, yung account ko is super admin. I can create another account. For example, sample email lang. So, pwede ko siya iset. Ano bang pwede niyang gawin? Network admin ba siya? Platform admin? Network admin? Read-only? So, kung kukuha lang siya ng logs, masiset din natin anong network lang yung pwede niyang tignan. And then, guest editor.
So ayun, I think walang limit naman po dito sa number of users as long as yung email address is hindi pa ginagamit, hindi currently nakaregister sa ibang GWN Cloud. So ayun po, yun yung that's the end of the demo. Let me just share my screen again with the presentation. Ayan. Okay. Ayan. So, ayan, kita po. So, next is the frequently asked questions. So, ito yung usual na nakukuha namin na questions from mga nag-i-inquire for the access points and itong GWN Cloud. So, first is how many SSIDs can we broadcast per access point? So, it's up to 32 SSIDs. So sa pinakamataas na model ng access point, I believe medyo mas mababa lang ng konti for the lower models. So it's 16 per radio, so 16 sa 2.4G and 16 sa 5G. And then pwede naman po yung binobroadcast niya is from different VLANs. So nakadepende na nga lang po doon sa pinagkukuhaan niya ng IP addresses. So ayan. Next is, can we create multiple users with different roles or permissions? So, yun po, pinakita ko na po kanina. Yes, you can create multiple users by registering their email addresses in the users menu of your GWN Cloud account. Next is, can we integrate the captive portal with social media platforms? So, ito po yung sa splash page yung kanina. So, ang sagot po is yes. Right now, we can integrate with Google, Facebook, and Twitter. And then, pwede rin naman siya, yun nga, mobile number, SMS, and then voucher system. So, depende lang sa preference natin, pwede naman sila sabay-sabay. And the last is what GrandStream access points are supported. So, lahat naman po ng access points is kayang i-manage ng GWN Cloud as long as yung firmware is the least minimum required version. So, advisable din naman po kasi talaga na yung mga access point natin is kumbaga at nasa latest version yung firmware niya. So, basically lahat maimamanage naman po ng GWN Cloud. So, ayun. Thank you po for listening. If you have questions, feel free to chat or if you want na vocally, i-verbally itanong yung questions nyo. Just raise your hand po para ma-unmute po yung mic nyo. Saan yung nag-raise ng hand? Omar. Sino yung nag-raise ng hand? Okay. Sir, sorry, hindi ko po na-catch. Sino po yung nag-raise ng hand? Ayun. Okay, Sir Roberto. And sir, you can unmute your mic po. So for dalawang model lang po for the AP? Sir, marami po tayong model na access point. Ipakita ko na lang po. For the demo lang po, kaya yung kung ano po yung actual device na ginamit ko. Teka, i-share ko po yung for the access points. Okay. Just share my screen again. So yan, ito po yung access points natin. Bali yung
pinakita ko lang po and then ginamit ko for the actual demo is itong 7630LR and 7605LR. But we have models din naman po na for indoor. Like this GWN7660, so bagong model po natin, 7630, and then 7615, 7610, and etc. So ayan po. Thank you po. Okay, welcome po, sir. So any other questions po? Clear ko lang ulit po yung platform is free naman po. Yes po sir, or may free bayad po siya. After ilang months. Hindi sir, free po talaga siya, free management. So, pwede po ang platform niyo po actually for managing the access points, pwedeng yung built-in controller. So, meron ng built-in controller yung mga access points natin. I think you can control up to 50 access points. So, master slave po yung kumbaga datingan niya. Next is itong cloud base na GWN Cloud, and next is kung worried si client nyo for their privacy and security, meron din naman po tayong on-premise version nito, which is yung GWN Manager. Ayun po. Lahat po yun free lang. Noted po. Thank you. Okay. Thank you po, sir. Any other questions po? Okay. So, kung wala na po, I think we can end this webinar. So, you can try the GWN Manager. GWN Cloud through this URL. So, register lang po tayo dyan. And then, kung meron naman tayong access point, yun nga, GrantStream access point, pwede natin i-register dito. And then, if you have questions or inquiries after this webinar na naisip nyo after this webinar, you may contact us through these contact numbers. Ayan, so for the landline, 8535-7502. For smart, 0939-766-9980. For globe, 0977-195-3544. And if you'd like, you can also email us through this email addresses. So sales@alloy.com.ph and support@alloy.com.ph. So, okay. I think we could end this webinar. Thank you po for joining us. And yung winners po nung ano natin, GrantStream shirt, kukontakin na lang po nung sales namin after this webinar. Stay safe and God bless everyone po.